Chapter 4. Kumikislot ang puso niya tuwing kumikibot ang mga labi ng binata habang nag-iisip ito. Siguro kung talento lamang niya ang pag-uwit ay baka nagkandaugaga na siyang kumuha ng papel at lapis para iguhit ang gwapong mukha nito. Pasimpleng kinuha niya ang cellphone sa loob ng bag at kinuna ng litrato si Callum. Sa tingin niya, hindi naman ito napansin ang ginawa niya dahil nakatoon ang buong atensyon nito sa ginagawa. Dan! Kamuntik ng mabitawa ni Belle ang cellphone nung tumayo si Callum at iniunat ang magkabilang braso. Mabilis pa sa alas 4 tumayo na rin siya at lumapit dito. Tapos na ba? Pwedeng patingin? Inilahad niya ang palad sa harap nito at hingi ang music sheet. Next time, anito at mahinang tinapik ang palad niya. Isinukbit na ang bag sa balikat nito at naglakad na at sumunod naman siya. Medyo masama din ang ugali mo no? Pagkatapos kitang samahan dito, ganyan lang ang gagawin mo sa akin? Nakasimangot na turin niya. Ah, anong binata na animo yung may biglang naalala. Binitawan ito ang doorknob at pumihit paharap sa kanya. Bahagya naman siyang napaatras para maiwasang madikit sa katawan nito. Napasingap siya nang mahawakan ni Callum ang magkabilang balikat niya. Dumukwang pato kaya halos maduling siya nang magbantay ang mga mukha nila. Hindi totoong hindi ka maganda. Seryosong turin ito. Para... Computer na tuli ang nag-shutdown ng utak ni Belle dahil sa sinabi nito. Hindi agad rumihastro sa utak niya ang narinig dahil halos hindi na siya makahinga ng normal. Habang ganun ito kalapit sa kanya. Habang tumatama ang mabango at mainit na hininga nito sa mga pisngi niya, ay parang may malakas sa kuryente ang tumadali sa kanyang buong katawan. Naipikit niya ang mga mata at pinakinggan ang bawat malakas na pagtibok ng kanyang puso. You're beautiful. You're lying. Kagat labing anas niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang natutunaw habang pinagmamasdan ni Callum. Napalunok si Belle ang hapitin siya nito sa bewang. Bahagya siyang napatingkayat para tuloy ang magmantay ang mga ulo nila. I can't breathe. Oh really, Jesus. Kahit marahil anong gabi niya ay hindi mapapaawat ang puso niya sa pagwawala. No, I'm not. Can I kiss you? Anas si Callum at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Parang wala naman sa sarili na tumango siya. Kusang naipikit ni Belle ang mga mata na magyuko na to ng ulo. Iglap lang ay masayong sinakop na ng mga labi nito ang mga labi niya. Hindi na siya makatangki pa at hinayaan ang sarili na magpatangay sa kakaibang emosyon na bumabalot sa kanya. Tila may sariling isip naman ng mga kamay niya dahil kusang yumakap ang mga yun sa batok ng binata. Pakiramdam ni Belle, nalalambot na parang jelly ang kanyang mga tuhod. At parang naramdaman iyon ni Callum. Dahil lalo pa siyang hinapit malapit sa katawan nito. Kung hindi pa marahil niya narinig ang masaya at malakas na tawanan ng mga estudyante na napadaan sa labas ng music room, hindi pa siya matitigilan. Gulat na naitulak niya sa dibdib si Callum. Hindi marahil ito inaasahan ng ginawa niya dahil agad siyang nabitawan. Napasingap si Belle lang muli siya nitong lapitan. Yumuko at balak pa marahil niya halikan siya ulit pero naitukod niya mga palad sa dibdib nito para pigilan. Oo na! Naniniwala na ako na hindi ka bakla at hindi totoong hindi ako maganda kaya please lang. Utang na loob. Kinapos ng hininga na natutup niya ang kalibang dibdib. Ngumiti naman to sa halip na magsalita ay hinawakan pa siya sa bewang. Napasingap siya nang sa pagpihit nito ay nagawa na siyang maisandal sa dahon ng pinto. Pinilit niya makawala pero tinukod dito ang kamay sa pinto at mukhang wala talaga siyang balak na bitawan. Can I tell you something? Anas ito? Tungkol saan? Pigil ang hiningang tanong niya, lalong nalambot ang mga tuhod niya dahil sa pilyong ngiti na naglalaro sa mga labi ni Callum. Muling napaigtad si Belle ang idikit ito ang mga labi sa gilid ng tenga niya at nagsalita. Hindi tayo makakalabas agad dito sa music room. Nakaawang ang mga labi na pinagbastan niya ang binata. Ilang sandali ang lumilipas bago rumestro sa utak ni Belle ang sinabi nito. Awang ang mga labi na naitulak niya si Callum palayo at kumakabog ang dibdib na pinihit ang doorknob ng pinto. Tama nga ang sinabi nito. Hindi niya mabuksan ang pinto ng music room kaya hindi talaga sila makakaalis agad doon. Ano bang problema sa mga pinto ng campus nila? Na naman, mangiyak-iyak na naintog niya ang mahinang unos sa dahon ng pinto. Sorry, tanging sabi ni Callum at tinaplos ang ibabaw ng ulo niya. Dad, matamlay na bungad ni Callum sa kanyang ama nang pagbuksan niya ito ng pinto.
Seryosong tinignan siya ng ama at walang imik na pumasok sa loob ng silid niya. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, mabilis na tugon ni Callum. Napansin niya na lalo naging seryoso ang anyo ng daddy niya nang makita sa isang sulok ng silid ang malaking drum set at gitara niya. Noon pa man ay tutulad to sa pagtugtog niya. Dati malapit siya sa kanyang ama pero simula ng palihim siyang sumali sa banda at natuklasan nito yun sa huli. Nagkaroon na ng malaking gap sa pagitan nila. Alam naman niya ang dahilan kung bakit tutulad to sa pagsali niya sa banda. Ang nag-iisang kapatid kasi nito na si Tito Henry ay dating membro ng isang sikat na rock band sa bansa. Dahil binusang tiyuhin ang kabataan sa pagbabanda, hinayaan ito ang panganay na kapatid na mamahala ng kumpanyang pag-aari ng mga Calderon. Bandang huli ay wala na rin namang napalaan tiyuhin dahil tumanda itong mag-isa at walang pamilya. Nilustay kasi nito ang perang kinita sa pambababae at luho, kaya ganoon na lamang ang galit ng dating niya. Siguro naman hindi ka nakakalimot sa usapan natin, Callum. Naupo ang daddy niya sa swivel chair niya at sinulya pa ng screen ng computer. Napangiwi siya at kinakabahang napakamot na lamang sa batok. Sa halip kasi na mag-aral para sa nalalapit na test ay naging abala siya sa pag-compose ng kanta. No, Dad, naalala ko po ang lahat ng napag-usapan natin. Tugon niya. Mabuti naman kung ganun. Napabuntong hininga siya. Simula pagkabata ay tinuunan niya ang atensyon sa pag-aaral. Kaya magmula elementarya hanggang ngayon ay nasa kolehiyo siya at mataas ang inukuha niyang grades. Palihim pa siyang pumupunta noon sa bahay ng Tito Henrik niya para magpaturong tumugtog ng gitara at drums. Nag-iisang anak lamang si Callum kaya naintindihan niya ang nararamdaman ng ama. Ayaw niyang matulad siya sa kapatid nito na walang narating at umaasa na lamang ngayon sa maliit na kinikita sa pagtugtog sa mga bay. Gustuhin man ng daddy niya na tulungan ang bunsong kapatid, tumanggi naman ng huli. Marahil nahihiya ang tiyuhin niya at ayaw nitong matapakan ang natitirang pride, kaya ganoon na lamang ang pagtanggi. Natuklasan ng mga magulang ni Callum ang tungkol sa pagsali niya sa banda. Dahil napanood ng mga to ang performance at ang pagkapanalo ng bandang Cyclops na binalita sa isang local news. Nagalit noong una ang kanyang ama pero nang kinausap niya to ng masinsinan, binigyan siya ng isang kondisyon. Pagka-graduate ni Callum sa kolehiyo, maaari na niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Hinayaan siya nitong manatili sa banda pero meron lamang siyang 3 taon para mapatunayan ang sarili. Kapag pumalpak siya sa naging desisyon, nangangahulugang iyon ang pagkatalo niya. Mapipilitan siyang iwan ang paligiging lead guitarist ng Cyclops at pamahalaan ng software company na pag-aari ng pamilya nila. Tumayo ng kanyang ama at lumapit sa kanya. Tinapik nito ang kanyang balikat bago nagpa siyang lumabas ng kanyang silid. Malungkot na napahinga naman siya ng malalim. Kailangan niyang gawin ang lahat na makakaya para lang hindi matalo sa kondisyong binigay ng daddy niya. Pinagpapawisan na ng malamig si Belle habang nakaupo sa toilet bowl at kinagat ang mga kokos sa mga daliri. Kanina pa niya hinihintay na bumalik si Jana mula sa maliit na grocery store malapit sa campus nila. Dapat ay uuwi na kanina si Jana dahil may kadate daw to. Pero pinigilan niya dahil bigla siya nagkaroon ng problema. Napansin kasi ng kaibigan ang tagos sa pantalon niya. Napilitan tuloy siyang magpaiwan sa restroom ng campus nila at hintayin ang pagbabalik nito. Narinig niyang bumukas ang pinto ng restroom at lihim niyang nahiling na sana ay si Jana ang dumating. Jana, ikaw na ba yan? Pininasa ni Belle ang pawis sa tumutulo sa kanyang noo at tumayo na nang makarinig ng papalapit na yabag. Nagulat na lamang siya nang may mga kamay na nag-abot ng malaking plastic sa kanya mula sa ilalim ng pinto ng cubicle. Natutop niya ang dibdib dahil sa labis sa pagkagulat. Bakla! Bakit mo ba ako ginagulat? Naku, kapag ganitong may period ako, wag mo akong pagtripa, nang gigigil naman na asik niya. Hindi nagsalita si Janet na natili lamang tong tahimik at nakatayo sa labas ng cubicle na kinaroroonin niya. Marahil hinihintay nitong lumabas siya para malaya siyang masermonan. Dahil sa date nito ay naudlot ng dahil sa monthly period niya. Kinuha niya mula sa loob ng bag ang baon na jogging pants at nagbalit na. Bakla, pasensya ka na ha, hindi natuloy ang date mo nang dahil sa akin. Malay ko ba naman ha, tinagusan na pala ako kanina. Hindi naman ako pwedeng umuwi agad dahil kailangan ko pang tumaan sa library para mag-research. Salamat din dito sa minili mong sanitary napkin ha. Maasahan talaga kita. Tiniklop ni Belle ang hinubad na pantalon at iniligay yun sa loob ng bag. Sakto naman na tumunog ang cellphone niya kaya agad niyang binasa ang mensaheng natanggap. Si Jana. Mare, sorry, hindi ko na itaan sa'yo sa CR ang pinabili mo. Nagagalit na ang kadate ko, hindi na raw siya papayag sa next date namin kapag hindi ako sumipot. Kay Callum ko binigay ang kailangan mo. Sinabi ko rin sa kanya kung nasan ka.
Sorry ulit ah. Bawi ako next time, promise. Ano raw? Lampas pa marahil sa tatlong beses niyang binasa ang text ni Jana bago niya tuloy ang naintindihan ang ibig nitong sabihin. Kung ganun, nanlalaki ang mga mata na yumuko siya para tingnan ang sapatos ng lalaki na nakatayo sa labas ng cubicle na kinaroroonan niya. Kulay pula yon at may disenyo ng isang mamahaling brand ng rubber shoes. Narinig pa niya malakas sa pagsipol ito habang hinihintay ang paglabas niya. Oh no! Walang yaka, Jana! Parang sasabog ang dibdib na nasa punibel ang mga pisngi. Dahil sa labis na kahihiyan, kung maari lang sana bumuka na lang ang lupa at kainin siya para makaiwas kay Callum. Nakangiwing sinuklay ni Belle ang mga daliri ang mahabang buhok at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang gwapong mukha ni Callum. Nakatayo ito sa harap niya habang nakasuksok sa loob ng magkabilang bulsa ng jeans ang mga kamay. Excuse me? Nakayukong lumabas na siya. Naramdaman niya ang pagsunod dito sa kanya. Okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Mababa ka sa pag-aalala sa tinig dito kaya natigilan siya. Nakakataba ng pusong isipin na nag-alala ito sa kanya ngayon. Okay lang ako. Mahinang wika ni Belle. Pero bago pa niya pihitin ang doorknob ng pinto ay humarang na si Callum. Tinakpan ng malaking bulto niya ang pinto ng restroom at parang ayaw pa siyang paalisin doon. Sigurado ka? Walang masakit sa'yo? Baka kailangan mong uminom ng gamot. Dito ka lang at ibibili kita. Pinigilan siya nito sa magkabilang balikat at inusod palayo sa pinto. Naikurap niya ang mga mata dahil sa ginawa ng binata. Callum! Halos hindi na humihinga ang tawag niya. Ano bang iniinom ng gamot para sa ganyan? Meron ba? Callum, kaya mo bang maglakad? Callum! Inisa na pa-ejack ni Belle ang mga paa at muling sinubukang kunin ang atensyon nito. What? Pwede ba? Pinamewangan niya to. Hindi pa ako mamamatay at isa pa, normal lang to sa isang babae. Excuse me? Tinangka niyang napasan ng binata pero muli lang itong humarang. Sigurado ka? Yumuko si Callum at hinawakan ng baba niya para magpantay ang mga ulo nila. Gulat na naiyat at atras niya ang katawan ng tumama ang noon nito sa mismong noon niya. Oo nga, singal niya habang hinihilot ang nasaktang noo. Tabi na nga dyan, itinulak niya to. Napangisi siya ng tagumpay na mahawakan niya ang doorknob. Teka sandali, siguro naman mabubuksan ko ang pinto dito ngayon. Iglap lang ay nag-alangan siya. Baka naman sa huli hindi naman sila makalabas dahil nalak ulit ang pinto. Wag naman po sana. Naipikit ni Bella mga mata at dahan-dahang pinihit ang pinto. Nakahiga siya ng maluwag nang magawa niyang buksan yun. Yes! Lumabas na siya at hindi na muling pinansin pa si Callum. Panay naman ang tawag nito sa kanya. Lalo pa niyang binilisan ang paglalakad nang maramdaman ang pagsunod nito sa kanya. Sa huli ay napilitan na siyang tumakbo pero dahil sa bigat ng katawan, mabilis naman siya nitong naabutan. Kinakapos ng hininga na tumigil na siya sa pagtakbo at hinihingal na nagsalita. Ayoko na. Please lang. Bakit pa kasi sinusundan mo na naman ako? Naipatong ni Belle ang kamay sa ibabaw ng tuhod at ilang beses na huminga ng malalim. Iglap lang ay tagaktak na ng pawis ang noon niya. Na-stress marahil ang mga taba sa katawan niya dahil sa pagtakbo ng mabilis. Are you okay? Lumapit si Callum sa kanya. Nagyukuto ng ulo at gamit ng kalimang palad ay pinunasan ng pawis sa noon niya. Sa halip na makampante ay parang tinatambol na naman ng malakas ang dibdib ni Belle. Tutop ang kaliwang dibdib na nag-angat siya ng tingin sa binata. Ngumiti naman to na kumuntik na niyang ikatulala. Oh, inhale, exhale. Nakakawala talagal ng oxygen sa katawan na magandang ngiti ni Callum. May lakad ka? Tanong nito. Oo sana pero dahil sa pang-istorbo mo malamang close na ang school library ngayon. Nakasimangot naman naturin niya. Oh, anito at tumango. Kainis. Kahit na ang simpleng pagtangon nito ay nakakaapekto pa rin sa paningin niya. Wala namang marahil siyang dapat na ikainis sa binata maliban sa kakulitan nito at pagsunod-sunod sa kanya. Cam, may alam akong lugar kung talagang gusto mong mag-research. Sabi nito at kinuha mula sa kanya ang dala niyang backpack. Isinukbit nito sa mismong balikat ang bag niya. Talaga, saan? Basta, hindi na siya makahumapan ng marahang hilahin nito ang isang kamay niya. Teka, kaninong bahay ba yan? Baka naman mamaya mapagalitan tayo ng may-ari. Nag-aalang ang tanong ni Belle habang binubuksan ni Callum ang gate ng isang malaki at lumang bahay. No, hindi naman tayo mapapagalitan dahil bahay to ng Tito Henrico. Dito talaga ako madalas sa tumatambay kapag naiinip ako. Sabi ng binata.
bago pa siya makahuma. Basta na lamang nito hinila ang kamay niya. May kung anong pumitik sa loob ng dibdib niya nang mahawakan ng binata ang kanyang kamay. Kung normal lang para dito ang ganun, sa kanya ay hindi. Sa oras na magdikit kasi ang mga bala nila ay para na siyang napupunta sa kabilang mundo. Pinagbasta ni Belle ang bahay at malaki yun at sementado. Pero halatang may kalumaan na. Ang tingin pa nga niya hindi na natapos ang pagpapagawa sa bahay dahil halos kalahati lamang niyon ang napinturahan. Ang garahe ang unang pumungad sa kanila. May isang motor at lumang bisikleta sa tabi ng apat na malalaking paso. Habang hawak pa rin ni kalumang isang kamay ni Belle, lumapit to sa isang malaking paso. Napilitan naman siyang sumunod dito. Namangha siya ng dukuti ng binata sa loob ng paso ang isang susi. Pinagpag nito ng bahagya ang kamay dahil sa mga lupang dumikit sa palad. Ang galing! Namimilog ang mga matang sabi niya. Hindi ba natatakot ang tito mo na mapagnakawan siya? Hindi naman siguro, wala naman siguro mag-iisip na ibinabao niya ang susi ng bahay sa ilalim ng lupa tuwing kaalis siya. Right? Anito. Kung sa bagay, pagsang-ay naman niya. Sa mami ni Ben ay hindi uubra ang ganong klase ng teknik. Baka sabihin pa ng ina na matatalino na ang mga miyembro ng akitbahay gang ngayon ay madali na para sa mga to na mahulaan kung saan bahagi ng bahay sila nagtatago ng susi. Wow! Lalong namang hasibel na makapasok sila sa loob ng bahay. Nabitiba niya ang kamay ni Calum at parang isang bata na patakbong nilapitan niya agad ang grand piano na nasa mismong gitna ng sala. Sa isang sulok ay may drum set at tatlong gitara. May lumang violin sa ibabaw ng grand piano. Ilamang siya nakakita ng sala na walang TV o kaya naman ay computer set. Ang tanging makikita lamang sa sala ng tiyuhin ni Calum ay ang mga music instrument. May isang malaking cabinet kung saan maayos na nakasalansan ang malalaking plaka at cassette tapes. Sa itaas ng cabinet ay may mga trophy. Pinagbas din niya ang mga poster na nakadikit sa pader. Oh my God! Black Sniper? Gulat na itinuro ni Belle ang mga poster ng isang local band na sumikat noong 80s. Pamilyar siya sa banda dahil hanggang ngayon kompleto pa rin ang mga tapes ng Black Sniper na matagal lang kinolekta ng kaniyang ama. Ang sabi ng kanyang ama, ilang taon din na namayagpag sa music industry noon ang nasabing banda. Maging ang mga kolehiyalang nga ay halos na mahumaling sa bawat miyembro. Dahil maliban sa magaling tumugtog ay talagang gwapo ang mga to. Ang pinakasikat daw ay ang bokalista ng banda na si Henry Calderon at saglit siyang natigilan. Henry Calderon? Calum Oliver Calderon? Napasingap si Belle nang mapagtanto na pareho lamang pala ang apelyido ng dalawang lalaki. Isa pa'y naalala niyang Henry din ang pangalan ng tiyuhin ni Calum. Awa ang mga labi na pinaling niyang ulo paharap sa binata na kanina pa pala nakamasid sa kanya. Uncle mo siya? Mabilis naman na tumangon ito. Yes. Oh my God! Tumili si Bella parang saglit na nakalimutan kung nasan sila. Lumapit siya kay Calum at tuwang-tuwa na hinawakan ang magkabilang kamay nito. Hindi pa siya nakontento at tumaluntalin pa siya at isinayaw ang mga kamay ng binata. Ganun ang madalas sa reaksyon niya tuwing masaya siya. Idol siya ng papa ko. Pwede ko ba siyang makilala? Siguradong matutuwa si papa kapag nalaman na nakilala ko ang pinakasikat na miyembro ng bandang paborito niya. Naniningning ang mga mata na binitawan niya ang mga kamay ni Calum. Lumapit siya sa isang poster at kinanta ang paboritong awitin ng kanyang ama. Hey, miss na maganda. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Pasensya na oh, pasensya na kung agad na naakit ako sa maganda mong mga ngiti. Hey miss, miss na maganda, pwede ko bang sabihin na in love na agad ako sa'yo? Kahit ngayon lang, kahit ngayon pa lang kita nakita. Sumabay na si Calum sa pagkanta niya. Kinuha nito ang isang acoustic guitar na nagsimulang tumugtog. Nakangiting pinagmasdan ni Belle ang binata habang kumakanta at tumutugtog ng gitara sa harap niya. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil ang isang baguang celebrity na kagaya nito ay kumanta ng live sa harap niya. Alos hindi siya kumukurap habang pinagmamasdan ng binata. Tuwing hawak nito ang gitara ay nag-iiba ang aura nito. Nagiging seryoso ng anyo at mahalata agad na seryoso sa ginagawa. Kapag nakilala na sa buong Asia ang Cyclops ay siguradong si Calum agad ang unang mapapansin ng mga tao. Ito kasi ang pinakagwapo sa lahat ng miyembro. At kahit purong Pinoy ay hindi agad din mahalata kapag nagsimula na itong kumanta ng Japanese rock song. Pagkatapos ng performance ng binata ay malakas na pumalakpak siya. Natatawang ipinatong naman ito sa isang mesa ang hawak na gitara at muling hinuli ang isang kamay niya. Tara na nga! Saan? Kumakabog ang dibdib na tanong ni Belle.
Nagwawala na naman ang puso niya dahil muli nitong hinawakan ng kamay niya. Sa taas, sa mini library, sa taas si Tito Henry. Ani Calum. Ah, nagpatiarad na si Bella at tinabik ang sariling noo. Dahil kasama niya ang binata at kinantan pa siya nang nakalimutan agad niya ang dahilan pagsama niya rito. Kaloka. Natigalgal siya nang makarating sila sa itaas ng bahay kung saan naroon ang mini library na nabanggit ni Calum kanina. Mini library lang ba talaga ang tawag dito? Hindi makapaniwalang anas niya. Malaki ang itaas ng bahay pero dalawa lamang ang silida naroon. Ang kabilang pinto ay siyang mini library na kinaroroonan nila ngayon. Yeah, joke ba yun? Lumapit si Belle sa isang malaking cabinet at hinaplos sa mga libro. Kung ahatiin marahil ang library ay baka makagawa pa ng apat na o limang silid. Sa sobrang dami ng mga libro ay isa sahig na nakalagay ang iba. Mahilig magbasa si Tito Henry, kaya nga siya ang tinuring na walking library sa pamilya namin eh. Alam mo ba na nagtapos siya ng cum laude? Kaya lang ay mas ginusto niya ay pagpatuloy ang pagbabanda. Salip na tulungan ng daddy ko na palagyan ng kumpanya namin. Nasaan ang tito mo? Kapag ganitong oras ay nasa bar na siya para sa banda. Practice. May banda pa rin siya? Well, hindi na kagaya ng dati na sila ang tinuturing na rock band icon sa bansa. Isang maliit na banda na lamang ang kinabibilangan niya ngayon at iba na rin ang kasama niya. Sa isang bar sila tumutugtog tuwing gabi. Pwede ko bang malaman ng dahilan kung bakit bigla silang na-disband noon? Dahil nga madalas na ibida sa kanya ng ama ang paborito nitong banda, naging parte na yon ng kabataan niya. Pakiramdam ni Belle ay hindi siya matatahimik kapag hindi sinabi ni Calum sa kanyang dahilan kung bakit na-disband ang bandang Black Sniper. Malungkot nang umiti naman ng binata at nagsalita. Nabaga ang sasakyang minamaneho ni Tito Henry noon habang kasama niya ang isang kabanda niya. Nagpakalasing kasi noon si Tito dahil iniwan siya ng girlfriend na isang baguhang singer at pinagpalit sa isang producer. Nakaligtas siya sa aksidente pero hindi ang naging isang miyembro ng banda. Hanggang ngayon sinisisi pa rin niya ang sarili dahil sa pagkamatay ng isang kaibigan. Kaya nang magdesisyon siya na buwagin ang banda, wala nang nagawa ang iba pang miyembro nila. Sorry. Nagsisikip ang dibdib na anas si Belle. Hindi niya alam na ganun pala ang nangyari dahil ang kwento ng kanyang ama, hindi naman daw nabanggit noon ang kadahilan ng pagkabuwag ng banda. It's okay. Maayos na si Tito kaya hindi mo na kailangan pang malungkot. Pilit nang humiti si Calum pero hindi naman umabot ang mga ngiti sa mata nito. Namalay na lamang ni Belle na ihakbang napala niya ang mga paa palapit sa kinaroroon na nito. Gustong gumalo ang mga palad niya at sinapo ang mainit na mga pisngi ng binata. Nagmana ka siguro sa Tito mo. Maliban sa magkahawi kayong dalawa, pareho rin yung mahal ang pagbabanda. Kung malayo ang mararating mo, para man na rin binigyan karangalan ng Tito Henry mo. Saglit na natigilan si Calum bago ginagap ang mga kamay niya. Nagniningning ang mga mata na pinagmustan siya nito. Sa tingin mo, magtatagumpay ako. Oo naman, mabilis na tugon niya. Wala siyang duda pagdating sa bagay na yon. Napansin niya paghinga nito ng malalim. Nagkaroon ng gap sa pagitan namin ng daddy ko nang matuklasan niya ang pagsali ko sa banda. Kahit alam ko natutul siya, alam ko na natutuwa siya dahil hindi lamang kami dito sa Pilipinas ang katakdang makilala. Kapag nailabas ang album namin, mapapatunayan ko sa kanya na walang mali sa ginagawa ko. Binigyan lang niya ako ng 3 years para mapatunayan na hindi ako nagkamali sa desisyon ko. Pero oras sa pumalpak ako, nangangahulugan yun ng pagkatalo ko. Mapipilitin akong kalimutan ng pagtugtog at pamahalaan ng kumpanya namin. No, wag kang negative. You can do it. Fight! Natawa naman si Calum na kinatawa naman ang puso niya. Nagmistulong musika sa pandinig niya ang mga tunog ng atawa nito. Thanks ha. Anito at masayong pinisil ang ilong niya. Pinakiramdaman ni Belle ang sarili. Nagsisimula na namang malambot ang kanyang mga tuhod kaya hindi niya maiwasan ang makagat labi. Pigilan naman niya ang hininga dahil halos malunod siya sa bawat pagtitig ni Calum. Huminga siya ng malalim at kahit tutol ang kalooban ay pilit na lumayo siya rito. Oo nga pala, kailangan ko mag-research ng... Aray! Napangiwi siya nang tumama ang tuhod niya sa matulis na bahagi ng isang mababang mesa. Are you okay? Nag-aalala lang dadaluhan na sana siya ni Calum pero habang nakayuko ay tinaas niya ang kanang kamay para pigilan to sa paglapit. No, please. I'm okay. Mangiyak-ngiyak, nasabi niya. Pero sa isip-isip niya, Diyos ko, ang sakit.